dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Mga kapuso, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong Papa Dudut. At syempre, huwag din kakalimutan ang mga almost daily vlogs natin na ginagawa. Meron tayong mga challenges, meron tayong mga comedy, at kung ano-ano pang mga personal vlogs na pwede nyo ring mapanood. Magandang araw po sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Papa Dudut, dahil nagagawa ko pa ring mapakinggan ang iba't ibang kwento ng pag-ibig at minsan ay tragic stories ng iba nating mga listeners. Pero sa bandang huli ay nalalampasan naman nila ang mga pagsubok ng buhay nila. Bagay na nagbibigay sa akin ng inspirasyon para kayanin ko ang mga nagiging dagok sa buhay ko. Dito ko kasi nare-realize na mas maswerte pa rin ako kaysa sa ibang mga senders mo. Ang hiling ko po ay dumami pa kaming mga subscribers mo, kaya sa ibang nakikinig lang, mag-subscribe na rin po kayo. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Wilma ng Quezon City. At magsisimula po ang kwento ko noong naninirahan pa ako sa Camarines Norte. Nabuhay po ako sa isang payak na pamilya. Marami kaming magkakapatid at ang biruan ay dahil daw sa walang kuryente sa lugar namin noong araw. Kaya ayun, naging libangan ng mga magulang ko ang paggawa ng bata. Hindi pa uso ang family planning sa Linang. Yun po ang tawag namin sa bundok. Kaya umabot kaming magkakapatid ng 10. Bilang 10 nga kaming magkakapatid, ay 10 beses din kaliit ang tsansa na makapagtapos kaming lahat ng pag-aaral. Kaya naman makatapos ng high school, ay ako na mismo ang nagdesisyon na mangamuhan sa Naga. Sa pagiging kasambahay ay kumikita naman po ako, Papa Dudut. At kahit na maliit na halaga, ay nakapagpapadala naman ako sa mga magulang ko. Kung may mati naman sa akin ay pihadong kakarampot lamang. Sapat lang na pambili ng shampoo, pang-load at pang iba pang pangangailangang personal. Sa pagiging kasambahay ko ay nakilala ko si Wilson. Hindi po niya tunay na pangalan. Mabait si Wilson. Pinaramdam niya sa akin na handa niya akong alagaan at asawahin. Kaya naman makalipas ang 3 buwang panliligaw ay sinagot ko na siya. Sa tuwing day off ay napirmi kaming dalawa sa kwarto at syempre ay may nangyayari sa aming dalawa. Sa tuwing hihilingin ni Wilson na may mangyari sa amin ay puro magagandang salita at pangako ang sinasabi niya sa akin. Kesyo, pakakasalan kita. Ipagpapagawa kita ng bahay sa Linang. Magtatanim tayo ng citrus para kabuhayan at kung ano-ano pa. Ako naman itong luka-luka, madaling nahulog sa mga mabulaklak na salita niya. Pumayag ka agad
na bumuka ka. At tulad ng pwedeng mangyari sa dalawang tao na nagtatalik ay nabuntis ako sa ikadalawang buwan ng aming relasyon. Dahil dito ay kinakailangan naming bumalik sa linang. Doon kami nagtayo ng sarili naming kubo. May halong semento at anahaw kaya hindi hamak na mas matibay yon kesa sa naunang bahay namin noong maliliit pa lamang ako. Masipag si Wilson, Papa Dudut. Kaya naman hindi kami nagugutom. May pananim at alaga din kaming hayop. Pero nang minsang minalas kaming mabagyo, ay nasira lahat ng pinaghirapan naming itayo at ipondar ni Wilson. Dahilan din para magbalik siya ng Naga para humanap muli doon ng trabaho. At tulad ng pangako ni Wilson ay nag-ipon lang siya ng isang taon. Pagkatapos ay bumalik na muli siya sa lugar namin para magsimula kaming muli. Nang mga panahon na yon ay 5 taon na ang anak namin na itago na lang natin sa pangalang Noel. Sa pagsasama namin ni Wilson bilang magkapisan, bilang hindi pa rin kami kasal, ay masasabi kong pinipilit naman naming maging masaya. Pero sa puso ko ay nakakaramdam ako ng kakulangan. Siguro dahil nalulungkot lang akong isipin na hindi pa rin dumadapo sa wisyo ni Wilson na ayain ako magpakasal kahit na may anak na kami. Hanggang sa natanggap ko na lamang na marahil ay hindi pa siya handa sa buhay pag-aasawa. Kumbaga mas gusto niya na may anak lang sa akin. Okay naman ang lahat. Hanggang isang araw ay sinubok na naman kaming pamilya ng isang trahedya. Walang katapusang pagsubok, Papa Dudut. Inapoy ng mataas na lagnat si Noel. Nang mga panahon na yon ay naniniwala ang mga magulang ko sa pamahiin na kaya daw kami minamalas dahil hindi pa kami nagpapakasal. At mukhang totoo nga ang mga haka-haka ng mga magulang ko. Madaling araw ay isinugod namin sa health center ang anak naming si Noel. Agad naman siyang dinaluhan ng paunang lunas. Pero ayon sa nurse na tumingin kay Noel, ay mas mainam daw kung madala kaagad namin si Noel sa pinakamalapit na ospital. Kung ospital ang pag-uusapan ay sa Quezon province ang pinakamalapit. Halos man lumo na ako noon habang dinadala namin si Noel sa ospital. Nakikita ko kasi na tumatarak na ang mga mata niya at dumurugo din ang ilong niya. Ayon sa pagsusuri ng doktor ay dengue daw ang naging sakit ng anak ko. At makalipas ang ilang araw ay binawian din siya ng buhay. Sa pagkawala ng anak namin ni Wilson, Papa Dudut, ay dahilan din yon para tuluyan ng masira ang sinusubok naming buuing pamilya. After 1 month ay nauwi sa hiwalaya ng pagsasama namin ni Wilson. Sinisisi kasi namin ang bawat isa sa pagkawala ng anak namin at wala ni isa sa amin ang gustong magpakumbaba para sana maisalba kung anuman ang relasyon na meron kami. Matapos ang burol at paglilibing sa anak ko ay para ulit akong namatayan, Papa Dudut. Ako na lang mag-isa sa kubo namin ni Wilson at sa tuwing makikita ko ang bahay na yon ay mas lalo lamang akong nalulungkot dahil naaalala ko ang nasira kong pamilya. Naging madali naman ang paghihiwalay namin dahil hindi naman kami kasal. Malungkot ang naging buhay ko, Papa Dudut. Tanging kapatid ko lang na minsang dumadalaw sa akin ang nakakasama ko sa bahay. Kinakailangan kasi naming alagaan at bantayan ang mga alagang hayop at pananim. Hanggang isang araw ay nagbago ang lahat ng makilala ko si Roy. Sa mga panahong yon ay nasa edad 30 na ako. Samantalang 10 taong gulang lamang si Roy. Nahuli ko siyang nagnanakaw ng pananim.
Nung una akala ko ay hayop na nangingingain lang siya. Kaya naman nabato ko pa pero isang malakas na sigaw ang narinig ko nang tinamaan ko siya. Naawa naman ako nang nakita kong napuruhan ng bata sa ulo. Agad ko siyang nilapatan ng paunang lunas para mawala ang pagdurugo ng ulo niya. At maswerte naman na hindi na kinakailangan pang tahiin ang sugat sa ulo. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay awang-awa ako sa bata dahil sa nagawa kong pambabato sa kanya. Iyak din siya ng iyak habang ginagamot ko siya. Eh bakit ba kasi nagnanakaw ka ng tanim ko? Eh pwede ka namang kumatok at magpaalam. Nakasimangot na sabi ko. Dayo lang po ako dito, taga-kabilang barangay po ako. Akala ko po kasi walang tao eh. Paliwanag naman niya. Ayon pa kay Roy ay naglayas daw siya dahil pinabayaan na siya ng mga magulang niya. Ipinakita din niya sa akin ang ilang katibayan ng mga latay na natatamo niya sa tatay niya na lasinggero. Wala na rin daw siyang nanay dahil patay na ito. Matapos daw siyang maipanganak. O sige, dito ka na lang sa akin tumira. Hindi ko man lang pinag-isipang sinabi ko sa kanya. Malaking pagbabago ang idinulot sa akin ni Roy, Papa Dudut. Parang instant ay nagkaroon ako ng anak-anakan. Pinilit ko din siyang magbalik eskwela kahit pa nahirapan kami sa mga naging requirements ng paaralan. Iniwan man ako ng kinakasama ko at namatayan man ako ng anak, ay nakatagpo ako ng bagong pag-asa sa piling ng batang si Roy. Nakakatuwang isipin na para talaga akong nagkaroon ng anak. Naalala ko pa nga na ako pa mismo ang nagpapaligo sa kanya. Sinisigurado ko kasing malinis ang katawan niya para hindi siya kapitan ng sakit. Dahil sa takot na mawala pa sa akin ang anak-anakan ko. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Sa paglipas din ng panahon ay napaglipasan na rin ang kalusugan ng aking ina. Napapaiyak na lamang ako noon noong nalaman ko na may malubhang sakit sa puso si mama at kinakailangan niya ng buwan ng supply ng gamot. Alam ko, Papa Dudut, na hindi sapat kung aasa lamang ako sa mga tanim ko sa likod ng bahay namin at sa pagbebenta ng ilang manok na alaga ko. Mabuti na lamang at isang tawag sa cellphone ang natanggap ko. Naalala ko pa nga na kinakailangan kong i-schedule ang tawag na yon dahil may isang bahagi lang sa linang namin ang may signal ng cellphone. Isang tawag yon galing sa pinsang buo ko na magtatrabaho daw sa Japan. Kinakailangan daw niya ng mapagkakatiwala ang tao na mapag-iiwanan sa anak niyang nasa high school na. Naging batang ina kasi si Nora pero minala sa lalaking nakabuntis sa kanya na hindi naman siya pinanagutan. Maayos ang pasweldo plus pumayag din si Nora na isama ko si Roy sa Maynila para doon na rin magpatuloy ng pag-aaral. Aasahan ko yan, Ate Wilma, ha? Ikaw na ang bahala sa anak ko. Mahilig nga lang sa computer game at bumarkada yan. Pero tamang-tama, kaidaran lang niya si Roy. Pihadong magkakasundo sila ni Edwin. Marami pang mga naging bilin si Nora bago siya tuluyang lumipad papunta sa Japan para makipagsapalaran. Parang grasya sa langit ang pagkakaroon ko ng trabaho dito sa Maynila. Dahil napag-aaral ko na si Roy at makapagpapadala pa ako ng kailangang panggamot ni nanay. Kasundo din ni Roy ang pamangkin ko dahil pareho lang sila ng edad. Habang tumatagal ay mas lumalalim ang pagmamahal ko sa anak-anakan kong si Roy, Papa Dudut. Sa kanya ko na lang kasi naibuhos ang buong buhay ko. Matapos kong mawala ng anak at mahiwalay kay Wilson. At hindi ko hahayaan na may umagaw pa sa akin kay Roy kahit buong buhay ko ay handa kong ialay para sa anak-anakan ko. Isang beses, Papa Dudut, ay lasing na lasing si Roy na umuwi ng bahay kasama niya ang pamangking kong si Edwin. Tita Wilma,
Hindi naman pala sanayang anak-anakan mo sa inuman eh. Nagbida-bida kanina sa birthday yan ng kaklase namin. Ang lakas uminom. Broken hearted daw kasi. Mahabang paliwanag ni Edwin. Napasimangot na lamang ako noon sa mga narinig ko. Hindi kasi nakarating sa aking kaalaman na meron ang nagugustuhan ng anak ko. Bagay na nagpainit sa ulo ko. Gusto ko man siyang sermon na noon ay hindi ko na magawa pa dahil halos mawala na ito ng malay. Si Edwin, pagsasabihan ko din sana, pero nauna nang nakapanik sa kwarto niya para matulog. Kaya naman ako na lang ang dumalo noon kay Edwin para maihatid siya sa kwarto. Plakda yung mga naririnig kong sinasabi ng mga kabataan ngayon kapag walang malay ang isang tao. Ganon ang itsura at nangyari kay Roy, Papa Dudut. Plakda na siya. Kumuha ko ng maligamgam na tubig at batsa para punasan siya sa kanyang katawan. Dahan-dahan ko siyang inalisa ng damit at ng pantalon hanggang sa boxer shorts na lang ang suot niya. Mamang mama na si Roy, Papa Dudut. Ang bilis ng panahon at marami na rin nagbago sa pisikal na anyo ng anak-anakan ko. Kung dati-rate ay patpatin pa siya noong pinaliliguan ko siya noong 10 years old pa lamang siya. Ngayon naman ay makikita mong tinubuan na siya ng buhok sa ilang bahagi ng katawan niya. May buhok na siya sa baba at kahit sa kilikili. Maumbok na rin ang dibdib niya at mga braso dahil sa muscles. Unti-unti kong hinagod ang kanyang pinagpapawisang katawan ng mainit-init na bimpo. Kinakailangan kong pababain ang tama ng spirito ng alak sa kanya. Nakakapanibago. Hindi naman siya marunong uminom pero dahil daw sa pagkabigo sa pag-ibig ay nagawa niyang maglaseng. Marahan kong pinunas ang bimpo sa mukha niya para mawala ang pagkalasing. Sa leeg, sa braso, sa kamay hanggang sa tiyan. Napapahinto ako, Papa Dudut, habang pinagmamasdan ko siya. Bakit parang nalipat sa akin ang espiritu ng alak habang hinahagod ko siya? Bakit ganito ang nararamdaman ko habang nakatitig ako sa katawan niya? Pinili ko siyang hawakan sa dibdib hanggang sa tiyan. Hanggang ayun na nga, hindi na ako nakapagpigil pa. Hinawakan ko na siya sa maselang bahagi niya. Hindi ko akalain na magagawa ko yon, na maging mahina sa pag-aming hindi lang isang anak ang nararamdaman ko para kay Roy. Aaminin ko sa inyo, mula nang magbinata si Roy ay nakaramdam na ako ng kakaibang pag-ibig sa kanya. Sa tuwing niyayakap niya ako para maglambing ay hindi na isang anak ang turing ko sa kanya. Pakiramdam ko ay gusto kong ipagpaubaya sa kanya ang pagkababae ko. Gusto kong maranasan mula kay Roy yung dating ginagawa sa akin ni Wilson. Habang hawak ko yon ay nabigla ako nang hinuli niya ang kamay ko. Napatitig na lamang ako sa kanya na parabang inaaming ko na nasa kotin na ako. Handa na ako ng mga sandaling yon at tumayo para layuan siya. Pero pinigilan niya ako. Imbes na magalit siya ay ginabayan pa niya ako para ipagpatuloy yon. Tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Doble ang edad ko sa lalaking kasiping ko. Nakakahiyamang aminin pero ginusto ko yon. Ang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Dahil sa batang bata ang kasiping ko. Pakiramdam ko ay bumabata ako sa tuwing niyayakap at hinahalikan niya ako. Sa loob ng mahabang panahon ay naramdaman kong muli ang pagiging isang ganap na babae. Hindi ito pagtanaw ng utang na loob, kundi mahal din kita, Nanay Wilma. Pinilit kong ibaling sa ibang nararamdaman ko pero ikaw ang mahal ko. Pabulong na sabi ni Roy sa akin habang patuloy siya sa paghagod sa likod ko. Hindi nagtapos sa gabing yon ang relasyon naming dalawa. Ipinagpatuloy lang namin
na magkaroon kami ng lampas sa mag-inang relasyon. Para na kaming naging mag-asawa sa loob ng bahay na yon. Sa umpisa ay nag-iingat kaming makahalata pa si Edwin, pero alam kong hindi man niya aminin ay nakakaamoy na rin siya. Hindi nga nagtagal ay inamin na rin namin sa kanya na magkasintahang kaming dalawa ni Roy. Parang pelikula, tita, nagtatakang sabi ni Edwin. Kinakailangan pa naming mag-inuman sa bahay noon bago kami umamin kay Edwin. Ang buong akala namin ay makakarinig kami ng hindi maganda sa kanya. Pero ayon pa sa kanya ay hindi naman daw kami magkadugo at age doesn't matter sa modernong panahon. Sa ngayon po ay nasa edad 40 plus na ako, siya naman ay nasa 30 plus na. Kinasal kami sa huwes. May dalawa na kaming anak na lalaki na naging bunga ng aming pagmamahalan. Marahil ay marami po sa inyong mga nakikinig ang magtataas ng kilay sa mga naging revelasyon at pag-amin ko sa kung paano kaming nagkaroon ng relasyon ni Roy. Pero wala na po akong pakialam. Sanay na ako. Tinanggap ko na sa loob ko na hindi lahat ng tao ay handa sa ganitong klase ng setup. Ang importante lang sa akin ay mahal niya ako at mahal na mahal ko din siya. Pinarating ko na sa mga kamag-anak ko sa Bicol ang naging relasyon namin ni Roy. At wala naman silang naging pagtutol kung saan daw kami masaya ay doon sila. Aaminin ko sa inyo na kung minsan ay nagseselos po ako kapag nakikita ko na may nagiging kaklose si Roy na kasing edad niyang babae sa trabaho niya sa SM. At alam kong nararamdaman niya yon. Lalo na sa tuwing tumatahimik ako dahil sa selos. At sa tuwing nakakahalata siya, ay siya mismo ang nauunang magparamdam at magsabi sa akin na wala akong dapat ipangamba dahil ako lang ang babae sa buhay niya. Pinagsasabihan na lang niya ako na umiwas muna ako sa paggamit ng Facebook dahil wala daw itong magandang maidudulot sa relasyon namin. Lubos na gumagalang, Wilma ng Quezon City. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa papadudut stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa papadudut stories, kami ay iyong kasama. Dito sa papadudut stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa papadudut stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut stories. Papadudut stories. Papadudut stories.